Lahat ng nanonood, let us go into the Land of Dawn, game number 3, Execration versus Aura PH. Mainit-init yung bakbakan na makikita natin dito, guys. Pero syempre, sa lahat ng nanonood dyan, I think may poll tayo, no? From kung sino yung feeling nyo naman nanalo, Execration o Aura PH. Pindutin nyo na dyan sa ating live. Hingin ko lang din, mabilisan kay Rekdi. Sino nga ba yung lamang dun sa poll natin, diba? Ayan, habang waiting tayo, guys, alam nyo naman, baka may mga aspiring shoutcaster analyst din dyan sa ating comment section. Practice na. Practice. Panonood. Exa 57, yes. Aura 53. Dikit. 43, oh. Dikit pa rin, dikit diba? Dikit na dikit ang laban. Pero eto, speaking of dikit, talagang makadikit kay Zapnu, yung Jawhead natin with the chew. Pero this, hindi siya nagdiriman muna since they failed on actually taking down the enemy's red buff. Pero as of now, yung Yisun Shin natin, still focusing on his own jungle camp. Paganda yung rotation ang gagawa ng Aura PH dito. But since they failed, medyo maiiwanan sila in terms of gold was onto na may delay. Harassment lang din naman from both of our supports. This early on to the game, I think mas makakalamang in terms of harassment ang isang barrier with that bursting fireball. Yes, may knockout din niya with the Searing Torrent. But right now, looking at this one, freely roaming around dito yung ating si Parang Lord Hades. And same goes on for Execration. But later on, dyan tayo makakita ng mga pag-shutdown sa mga hyper carry. Pero going in agad dito si Zapnu or Chapnu na nakakalito. Ang ganda ng ejector ni ginawa ni Joyhead natin noon. But since that is a baksa, talaga naman ay rolling down the deep. They see me rolling, they hating. Ika nga dito ni ating Chakno. What's on the top lane? Nakaw, harassment is real. Coming from the Pakito. Isa to sa strong point ng Pakito. Kapag ang katapat niya is isa ding melee hero. Pero on the top lane, ang ejector dito. Just to reset. Pero nag-fail sila since... Actually, hindi nag-fail. Nakuha nung Yisun Shin natin yung ating golden crab, pero the turtle is now up for grabs and is being aggravated by Aura PH. Muna tayo contest na makikita since onto the middle lane pa yung ibang member ng Execration, pero onto the top lane si Bumbagsak ay mapapaback away. The Lord is still being taken, pero walang contest. Namataan nga lang dito ni Paring Zapno. Turtle has been secured by Aura PH. Nababagalan ako sa ikot ng rotation. Sa rotation ng Execration. Ayan. So, ayan. Ikot ng rotation na parang isang malingbong mistake lang yan. Pero ikaw tama ka pa dyan. Same goes for me kasi nagkakaroon kasi sila ng, alam mo yun, doubt kung i-go ba natin to as Clash or i-deny na lang natin yung mga buffs. Pero right now, I like what the Uranus is doing on the Lord's M. Si Kyra ba ito, mga kaibigan? Taga si Kyra, yes. Dito ng mga members ng Aura PH. Boss, gusto ko yung galaw dito na Sephiroth, very aggressive to the point na sila lagi yung nasa groove or nasa tempo in terms of teamfights. Ready sila, parang Boy Scout Baymax. And yes, and if you look at this, ang ganda talaga eh ng ginagawa ng Aura PH dito. They're stealing the jungle camps as well as clearing the waves faster than Execration. So yung pa lang, ang laki na nung nabibigay sa kanila ng space against XN. XN needs to do something to counter this kind of rotation from Aura PH because 3 minutes into the game, 8k na yung pera dito. Pero chessboard nila, tag-ontra middle lane, si Sam2 ina-cancel. Sinubukan niyang ejector pero hindi na-cancel yung ating real-world manipulation. Ganon katindi ang ultimate ng isang Eve, guys. Hindi siya naka-cancel. Basta-basta pa ontra middle lane. Ang ating Pakito won't connect on the NFT Mountain Shocker. Just look at the enemy. Hindi naman ng Way of the Dragon dito. Look at that damage. Look at those stuns. Ang ganda pa dito ng pasok ng Khalid natin. Kaso there goes the first blood. Back siya. Or si Chakno ng Execration. Ang una nating mapupuruhan kay LVJ on the top lanes being chased by Lord Hades. Sinhabol dito. Pipilin ito makakas medyo sa basic rank. Pero nandito na sa likod. Oh my God. DJ. Masyadong tahimik going into the 4-minute mark. Sabi nila, gawin nating dalawang pick of agad-agad. Athena, first blood, and the second pick of onto the top. Pero dito, makikita naman natin, Sephiroth and Bumbagsak, pag may sumalubong na naman, a possible pangungulit lang naman. Wala pa naman silang main damage na mabibigay against Execration. But right now, Lord Hades, nag-aabang-abang na lang no second turtle natin. Position-wise, nakakalamang sila dito, Baymax. 4-minute mark tayo, 10,000 ang goal dito ng both teams. Pero going in na naman dito with the retribution lang si paremang YSS. Wala pa naman sila mga 4 items. Instead, si Uranus, meron na agad siyang brute force breastplate para magkunat siya as a player. De joke lang, guys. Yes. Kapunatan ang inuna niya dito. Para nga naman, yung ginagawa niyang panggagambala against Aura PH, hindi siya yung mapapahamak.
Nako, pero sana nga yata ay mapapahamak dito against two members Margarina. There goes down the Uranus. Maganda yung ginagawa sang ayon ako nung Uranus natin. Cutting down Lays, aggravating the jungle camp. Pero kapag gano'n naman karami, kailangan syempre ng moderation. Lalo na kapag mag-isa ka lang. Hindi mo kayang sumabay. Pamparampampam doon. Ganyan kadami yung kalaban. Pero look at the Jawhead on the bottom lane. Waiting for the red buff to come out. Pero makikita syempre dito ni paring Zapnu. Maring Athena, maganda yung rotation ng Aura PH. And anong pwedeng gawin dito ng execration to counter it? They need to choose their fights wisely. Hindi naman nila kailangan pumalag. They still have KLVJ na kanina na-witness naman natin. Nag-online yan eh. Kahit gaano mong i-push into a corner, nakaka-secure pa rin yan ng mga network against the minions. Pero look at that. Ito yung sinasabi ko, diba? KLVJ could stand on his own. Kailangan lang niya ng matinding support doon sa mga nagbibli. And right now, Aura PH, medyo, sabi nila, kailangan yata natin bigyan ng leksyon to si KLVJ, si Atab, si Ducking. But right now, dito sa middle lane, talagang patience is a virtue ang pinapakita patience ni Ghost in Deep and ni Sephiroth, diba? Ramdam ng execration. Kutuban moment. Eto ah. Yes, talaga nakukutuban na rin naman ng execration kung paano at saan yung magandang posisyon. Nakita natin sa top lane yung Eve natin with the real world manipulation. Nandun na siya sa bush, hindi siya malapitan ng Aura PH, tapos yung Claude with the Blazing Duet. Hindi sila magkanda humayaw ngayon kung sino yung uunahin nila kasi pareho masakit yung damage output when using their ultimate. Makikita naman natin on the middle lane, KLVJ, the position is real pero mamamataan niya sa loob ng dumo. Yung Valor natin, wala natin si Rictoris pero the missing Rustic Fireball. Eto na, real world manipulation is going to connect on the LMT pero disengage and drama with the bounty. Chaco naman and here comes with the way of the dragon ng Ava. On the face, ang magiging target dito is going to be Chaknu pero with the revitalize, susubukan niya i-sustain yung kanyang sarili pero with the execute coming from Boom Bagsak, he is going to fall down as well. Sephiroth is trying to run away. That Lord, actually the Turtle is up as of now and Aura PH dominated that match. 2-for-1 exchange tayo in favor of Aura. Isama mo pa ngayon yung Turtle natin pero there goes the pose. And Maring Athena, anong masasabi mo doon sa huling team fight natin and give a time frame para makabawi dito ang execration? Pang late game talaga actually guys, to be honest, for the side of execration. Yung Claude nilang against Lods Yes, pero onto the middle lane, unstoppable boss. Tapos ejector lang drama para mapabakaw si Zapnu pero mapupuha niya tayo yung Jawhead natin. Medyo greedy onto that middle lane and I like the way na romespo agad dito yung Claude natin from the back lane. Blazing Duet just to clear out the minion wave onto the middle lane pero mapapabakaway. Hindi niya pa nakuha yung minion wave doon. Natatakot na rin naman siya and he knows the powers of the members of Aura PH dito pero onto the bottom lane makikita naman natin the harassment from both of the fighters as well as the top lane. Nandun eh. Pero walang magkakapatayan dyan as long as wala dumadalaw from both sides of the team pero eto sa hindi sa kapwesto na Joe with the Jit can do way of the dragon will connect indeed pero makakatakas yung Uranus natin since medyo malayo din yung ating Yuizhun Shin and on to the middle lane natin pwede sa amin dito humuhulong na si paring Zap no by time indeed ang nagrap on to the top lane pero ating Pakito still on to the bottom lane trying to focus on farming. Nakita ko dito nakabuo na ng Demon Hunter Sword yung Claude natin so this is the time na pwede na siyang mag ramp up in terms of damage. Onto the top lane nga lang draman, Aura PH is actually taking down turrets. And Maring Athena, eto ah, bukod sa nakakalamang na sila sa teamfight, anong pa nila kung saan sila dapat mag-push? No? Anong pwedeng gawin ng execution dito para mapigilan yung ganitong klaseng rotation na ginagawa ng Aura? Aside from dodging fights against Aura PH, they should have gone for a split pushing. They have Pakito. They also have Lods M. Sa ganitong klase ng sitwasyon, hindi na gumagana yung nagro-roam around siya. Kailangan niya na mag-show up ng mga minion wave against Aura PH. And I like it na kanina nag-iingat na si KLVJ but meanwhile, Aura PH, kung nag-iingat kayo, lalo kami magiging greedy. And look at that Searing Torrent. Zapnu? Naku, ang ganda na Searing Torrent dito para si Zapnu ang na-eject na naman dito para Pakito. Taken down the Jawhead. Bumbagsak, mapipilitang gumamit ang ultimate para lang makatakas. And as of now, execution is going to be securing this turtle. Ang ganda na naging exchange doon sa may bandang gilid. Nakalamang sila why medyo iskinita yon and yung Claude natin na maximize yung kanyang basic attack. Art of Thievery, mabilis na puno kaya naman the damage output is real. The Pakito as well, the knockout strike, left hook and jab connected onto the enemy teams kaya naman si Bumbag, ultimo si Bumbagsak ano na yun eh. Kalid na guys, meron na siyang Sun Guard na cancel out kaya napaback away lang naman. Bakit ganun kataas na yung damage, no? Pero speaking of taas muna, Maring Athena, bago masagutin niya tanong ko, onto the top lane, si Lods yata mapupuruhan dito. 3 versus 1 na magaganap. Pipilitin niya tumakas, pero here comes Joe. Mapipilitin siya tumakbo onto the third. The slow is there as well. Look at the damage output. Kung hiso siya natin, the crits, the basic attacks is real. And there goes down. Our Uranus was onto the middle lane. Si Zapnu na naman ang lumalaban against Zephyro. Pero disengage siya lang naman muna.
real world manipulation. Oh, to the middle lane! Munti ka nang matakedown yung Valir natin. Pero ito na, intermembers ng RPS show with the Jit Kundo knocking down Sam 2E. Pero ito, may Dragon will not connect. Ang ganda ng ejector. Ang nahagis yung Chu. That was a misplay coming from Aura PH, paring Athena. Medyo malinaw pa sa sikat ng araw yung ganong klase. Kung ito ma'am sila na ejector nila, possible pick up. But right now, napapasama si Renzo na nag-split push dito. Hindi kakayanin ng sustain ng isang Pakito yung tatlong miyembro dito ng Aura PH. But right now, in terms of third takedowns, halos nakapantay na doon yung execration. I'd like it na hindi napunta sa wala yung sacrifice doon ni Lods M sa top. Nagkaroon ng space si Pakito na makapag-push kahit papano ng mga objectives natin. Meanwhile, item check tayo. Demon Hunter ang first item ni KelVJ. Pero wait, hold that thought, Baymax! Oh, ang ganda ng topic ejector dito. Pero the Blazing Duet is not enough to take to the NMT. Pero oh my god, the Bursting Fireball, madadamay pa. Pati yung backshot natin. This gives Aura PH the chance to take down the middle lane turret. Walang de-depensa dito. Preceswood has been committed. Khalid is down as well onto the side of Aura. Medyo nagmaasim pa sila instead of going back. Even though wala na silang minion, gusto pa nila sanang i-take down, no, yung Eve natin. Pero with that kind of positioning, mahihirapan ka talagang pasukin, guys, no. And mabalik lang din naman tayo sa item check dyan ni Maring Athena. Ayan, si Eve, guys, kung napapansin nyo, yung init-lamig combination, the Glowing Wand and the Ice Skin Wand, ano ba epekto niyan? Glowing Wand is a continuous damage. Meanwhile, Ice Skin Wand, merong slow by damage. So, yung chessboard niya, meron na nga slow, nadadagdagan pa sa items niya. And right now, Aura PH, ramdam nila na tuwing lumalatag si Etomax, with the real world manipulation, talagang namamanipulate yung buong clash. At yun naman yung iniiwasan nila. Sadly though, yung ejector hindi nag-connect. Yun nga yung pinapoint na namin kanina ni Baymax na nagko-connect doon kay Chu. That is clearly a misplay. Pero good thing na lang din kasi naligtas niya rin kahit papano. Sa so, pagmamaasim doon si Golden Nymph or si Bene Cutie. Si Bene Cutie. And right now, guys, item check tayo. Mm-hmm. Yung Demon Hunter Sword for the first item na isang Claude. Pero inuna niya kesa sa kanyang golden stuff, yung Brute Force Breastplate. Kasi nga naman, kanina pa siya ang talagang pinagdidiskatan dito ng Aura PH, having the 231 KDA. In terms of KDA naman, si 203 hindi pa rin naaabot dito si Etomax, having a nice offense or defense strategy. But going in na naman dito si pare mong Zapnu Baymax, Tertus Pusatis. Onto na middle lane. Nilatag yung chessboard natin pero disengage siya lang naman yung membro ng execration dito. Look at the positioning of the Chu. Onto the back lanes. Naku, Zapnu, mamamataan siya. Onto the booster. Kaya nilagay niya rito. Naku, mapapaback away ng drama with the Jit Kundo. Pero Aura PH aggravating the Luminous Lord. Eto, meron tong angry charging Star Lord of the Golden, no? Sabi ni Pro Peeper, another team is about to happen ng KelVJ with the basic attack. Raging Sandstorm will not connect pero Excelodes M. Ito naman nagda-dive in. The Revitalize is out. Maring Athena, Ricardo kalagayan ng execration dito. Pero here comes Cho onto the backside once again being chased by two members of execration. Mapipilitan tumakbo pero onto the mid lane si Eve ang nagiging target, no? Nagpapakiramdaman lang yung magkabilang team dito. Bursting Fireball searing turret onto the back siya pero focus lang naman sa turret yung Yi Sun Shin natin, backing away as team execration makes their HP low. And right now, 13 minutes into the game, level 1 Luminous Nord is going to be taken by the execration na nga ba? Pero wait a minute, kaping mainit chessboard na ilatag na Mountain Shackle has been committed para malaman yung positioning dito. Pero ang ganda na pasok ng Khalid natin. Onto the side execution, we take down Ether. The Lord has been secured already. Here comes Jit Kundo, tapos wake up the dragon onto the Uranus. Baksa nga lang ang mapupuruhan onto the backlines of Aura PH. Medyo maasim ang ginawa doon ng execration. Sino nga ba yung nakakuha ng Lord and bakit nakalabang ang Aura PH doon? Sabi kasi nung Aura PH, masyado kayo nagpo-focus, nalilimutan nyo na yung positioning nyo. Eh, from the start, make it drop talaga yung nagiging pasabag dito ng Aura PH. And right now, nakuha pa rin naman execration yung Lord, yes. But nauubos na unti-unti yung mga second lane of defense and they could actually finish my god out lane kung gusto nila. Pero look at the jump na naman! Oh my god! Look at the damage of Pakito with the knuckle strike, elbows, left hook and jump, taking down the entire members! And that's a wipeout! The Lord is marching on to the bottom lane. This might be it. The Lord is going to push this. Meron tong sagasang kalimot. Talaga namang mapupuruan ng Aura PH dito. 17 seconds or 15 seconds ang pinakamalapit mag-respond. Pero look at this. Three members of execration marching on to the bottom lane with the help of the Lord. This is going to be an inhibitor turret. Takedown was yung backsa natin onto the enemy jungle. Umiikot lang. Eto na. Focusing on to the turret. Aura PH is going to be defeated by this Lord. And oh my god, what a comeback indeed for execration.